Thank you for calling customer service. Yo, kumusta? Welcome back to my channel. Today's video, I'm gonna share something with you. This is not a typical tip, but can be an inspiration for you na maaaring makatulong sa pag-a-apply mo sa call center. I just wanna share my story kasi baka sakaling makatulong sa inyo to, mga kaswabi ko, no? Kwento ni Kuya Rene Boy kung paano ako nakapasok sa mundo ng call center. From construction worker at is now ang ganap na call center boy ngayon. So, eto, pag-uusapan natin ngayong araw. So, chillax lang tayo. Before we start, gusto ko sanang i-shoutout si Ma'am Mary Grace Villacampa. Sabi niya, Kuya Rene Boy, napakabuti mo. Sana dumami pa ang mga subscribers mo. So, sana nga, no? Kasi di ko din alam kung paano mapapalawak yung sources ko dahil hindi ko din in-expect na madaming magre-reply at maraming mag-a-apply dun sa nakaraang post ko. Etong mga to, hindi ko alam kung paano mauubos to, guys. Pero actually marami na ako nabawas dyan. Hindi ko din in-expect na abot sila ng more than 1,000 applicants. Napakarami nito, mga kasabi ko, no? So kahit siguro matapos tong video na to, hindi maubos to. So alisin ko muna. Kasi kapag sobrang dami mong nire-reply sa Messenger or sa Facebook, nagkakaroon ng error. Mababan ka for short period of time. Pero babalik din naman. Mababan ako saglit kasi dahil napagkakamalan akong spammer. Ganun yung nangyayari, guys. Kaya patawad. So parang gusto namin mangyari na Ate Ruby ngayon, lahat muna ng applicants, mag-send na lang ng application form nila via email. Ganun na lang muna, mga kasuabi ko. Pero yun nga, syempre, nagpapasalamat kami, mga kasuabi ko, dahil sa tiwala ninyo at sa suporta ninyo. So, yun lang. I-update namin kayo, guys. Uubusin lang namin tong mga applicants na to hanggang November 30. So, yung mga magsisend ng application nila, December 1 onwards, kung pwede, through email na lang. Wala muna magsisend sa akin sa Messenger, sa FB. So, mas maganda akong direct sa email ko para mas makikita ko siya talaga. So, yun lang, guys. Update ko lang, guys. Patawad ulit kung hindi ko kayo agad nare-replyan. Actually, madami na talaga nakapasa, no, sa mga tips ni Kuya Rene Boy. Kahit noon pa, kahit noong last year pa, last month, noong last month. Marami na pong nakapasa dahil sa mga tips ni Kuya Rene Boy. So, hindi ko na lang sila na-feature lahat kasi medyo madami na talaga sila. So, eto, tong award ko na to. Ayan, patunay yan na siguro hindi naman ako magkakaroon ng award na ganito na top preferer ng Concentrix kung hindi nakakapasa yung mga applicants ko. So, ginawa ko itong mga videos na to para talaga makatulong sa mga aplikante na naglanais na makapasok sa call center. At syempre, kung bago ka lang sa channel ni Kuya Rene Boy, don't forget to click the subscribe button at yung notification bell para updated ka sa mga sure-hard tips na ina-upload ko linggo-linggo. Ito na nga, itong kwento ni Kuya Rene Boy, panoorin na natin to, guys. Huwag na natin to patagalin. 1, 2, 3. Lakas makapogi points ng lalaki sa jeep at nung lalaking panayang share ng tips. Ako po si Kuya Rene Boy, 25 years old, nakatira sa Pasig City. Hindi naging madali ang buhay para sa akin, lalo na nung kabataan ko po, dahil naranasan ko po na maglako ng mga chicharon, ng ice cream, at ng iba pa, kung ano-ano po yung nilalako ko. And then, sa sobrang hirap po ng buhay hanggang sa naging construction worker po ako. After I graduated in high school, naranasan ko maging pintor sa isang construction building, call center building sa BGC. Naging pintor po ako doon, taga-liha, taga-masilya, taga-pintura ng mga pader. And one time, nakita ko po kasi, nakita namin ng mga kasamahan ko yung mga call center agent na tuwing break time nila, pa kape-kape lang po sa labas ng terrace nila. So, may terrace po kasi yung building nila. Nakita namin. At doon po parang nabuksan yung isip ko na parang masarap magtrabaho as a call center agent. Doon po nag-umpisa yung pagnanais ko na maging call center agent hanggang pinangako ko po sa sarili ko na magiging ganyan din ako balang araw. At doon po nag-umpisa, after ko magtrabaho sa construction worker, pinilit ko pong tapusin yung 2 years course ko nung college. At nung natapos ko po yun, nag-try ako mag-apply sa call center company.
Yung unang limang company na ina-applyan ko, hindi po ako pinalad. Lagi po akong bagsak. Hindi ko alam kung baka dahil sa hindi ako handa or baka hindi ko lang po rin talaga alam. Wala akong idea kung paano or ano ang pagiging isang customer service representative. Kaya tinry kong mag-practice at magtanong sa mga kakilala ko kung paano makapasa at yun, natulungan naman nila ako at natanggap ako sa local account sa GICF, Global Integrated Contact Facilities, at tumagal ako doon ng mahigit 2 taon. Specifically, fast food delivery account yung napasukan ko at talagang nahubog nito ang aking communication skills. At after ko mag-local account, nag-try naman akong mag-international account. At dahil meron na nga akong idea kung paano maging customer service representative at kung paano mag-handle ng iba't ibang klaseng customer through phone, tatanggap ako ngayon sa Concentrics at running for 3 years na ako dito. Ang kagandahan, nagpapasalamat ako kay Concentrics dahil binigyan nila ako ng magandang work from home setup kung saan pwede kong ipagpatuloy ang trabaho ko this pandemic na kahit nasa bahay lang po ako. And ayun, mas marami po akong time for my family kahit nasa bahay lang po ako. Kasi kumikita po ako kahit nasa bahay lang, tapos yung mga bagay po na nais kong gawin, madali ko pong nagagawa. Pag out ko, hindi ko na po kailangan bumiyahe dahil nandito lang po ang aking station or computer sa tabi ko. At ang kagandahan po doon, pag lunch break ko po, mas may time po ako na makabanding ang pamilya ko. That's it po, determination. So sa lahat ng mga gustong mag-apply sa call center, kahit anong work pa yung pinanggalingan ninyo, welcome na welcome kayo magtrabaho sa BPO. Actually, ito, shoutout din kay Sir J. Sophomore. Sabi niya, parehas tayo Lods, dada rin siyang construction worker. So yun, hindi lang ako nag-iisa. Actually, yung nakarang shoutout ko, si Francis Michael Aray, ito. Galing din siyang construction worker. Actually, na-apply niya nga nung time na yun, construction worker. Pero, merong headhunter siyang nakasalubong at inaya siya mag-apply sa isang international account na company. Natanggap siya, o diba? So, yun lang guys. Sana may na-boost yung determination ninyo at magsilbi itong inspirasyon sa inyo guys na hindi lahat, di mo kailangan talagang maging sobrang magaling. Kung gusto mong umpisahan ang iyong BPO career or call center career, mag-umpisa ka sa local. Advisable yan na makakatulong sa'yo para lumago ang iyong kakayahan sa isang call center company. So, paano nga ba ako nauwi dito no, sa paggagawa ng mga videos? Actually, matagal na ako nagre-refer since last year. And halos lahat kasi ng mga applicants ko nanghihingi ng tips kung paano makapasa. So instead na paulit-ulit gumagawa ako ng composition at tinatype ko isa-isa tapos sinesend ko sa mga applicants ko, bakit hindi na lang ako gumawa ng video? So I come up with this, nag-create ako ng video at hindi ko akalain na makakatulong pa sa mas maraming tao. Happy 2,000 subscribers mga kaswabi ko. Nagpapasalamat ako sa inyong lahat sa suporta ninyo. Shout out sa Jomel Vlogs. Etong mga videos nila, mag-enjoy kayo, mag-subscribe kayo sa channel nila. Shout out din kay TLKZ Bobbies. Ayan, yung TL ko na yan, sobrang swabe rin yan. Matagal na sa BPO yan guys at nagkakandak din siya ng mga interview. Sabi pa nga niya, kung kayo guys, mag-apply kayo, huwag niyo nang masyadong lagyan ng mga palabok or toppings yung mga sagot niyo sa interview kasi medyo nakakairita sa mga nag-interview, lalo na kung hindi related yung mga palabok or toppings na ipagsasabi ninyo habang sumasagot kayo sa interview. Ayon yan mismo sa nag-interview kay TLKZ. TL ko yan. Sana sa next vlog ko, makita ko na yung pangalan mo bilang kaswabi of the day na nakapasa rin sa pag-a-apply. So, shoutout sa lahat ng mga nagpa-shoutout at God bless us all.